1,000,000. 2,000,000. 3,000,000. At milyong-milyong palakpak para sa ating Hall of Famer, Mr. Joseph Lim! Simulan po natin to sa ang mundo natin may tinatawag na game of life. Kaya po siya tinawag na game of life kasi meron po siyang rules. And I'm sure lahat na nandito ngayon sa Inares na to, ito yung mga tao na gustong-gusto nilang baguhin buhay nila. Tama po ba? Pwede ko po ba kayong turuan ng mga dapat niyong gawin para 100% makukuha niyo lahat ng gusto niyo? Kaya ihihilingin ko lang po, mag-concentrate kayo ng sobra kasi sobrang daming libro, sobrang daming personal experiences, sobrang daming taong na-interview ko para lang ma-discuss ko itong i-discuss ko ngayon sa inyo. Normally, dinidiscuss ko to sa mga selected na mga leaders, pero right now, i-discuss ko to lahat sa inyo. Kaya sana namnamin nyo to ng sobra kasi ito po ang makakatulong ng pagbabago ng buhay ninyo. Okay? Ngayon, simulan po natin. Paradigm shift. Alam nyo ba na pwede nyong baguhin ang past nyo? Tanungin ko kayo, pwede nyo bang baguhin ang past nyo? Actually, yes. Number one, pwede nyo pong i-create yung past nyo. Bibigyan kayo ng isang example ng personal experience ko. Nag-networking ako kasi gusto ko yung magulang ko magkabalikan. May kaya kami simula bata, bumagsak negosyo ang parents ko nung high school ako, naghiwalay sila, and since I'm a product of a broken family, pinapangarap ko na makita ko magkabalikan ulit ang magulang ko. Kaya nung nakita ko ang networking, sabi ko, maganda to, mabilis akong yayaman dito. Sabi ko, hindi naman to ganun kahirap kasi mag-i-invite-invite ka lang naman, magre-recruit-recruit ka lang naman, kakausap ka lang naman ng tao. Sabi ko, napakadali lang naman itong gagawin na to. Now, habang ginagawa ko siya, sobra lahat ng puyat, pagod, biyahe dito, biyahe doon, hindi ko yan ninanamnam kasi ang goal ko, gusto kong magkabalikan magulang ko. Nung high school ako, nung nag-aaral ako, laging napapatawag ang magulang ko sa principal office pero hindi dahil may mga awards ako kung hindi baliktad. Laging meron akong nagagawang hindi maganda sa school, kaya ako pinapatawag. And ang dream ko para sa parents ko, at least man lang, once in their life, maging proud man lang sana sila sa akin. Kaya nung nagsusumikap ako ng sobra, sabi ko, gusto ko, pag tinawag akong Millionaire's Club, at umaakyat ako sa stage, i-invite ko yung parents ko. Tatawagan ko si Papa, tatawagan ko si Mama, sasabihin ko may award ako, pauupuin ko sila dyan mismo sa harap na yan. At magugulat sila yung anak nila tatawagin sa stage. At biglang magkakaroon ng isang award na kung sa school mga 40-50 students lang, dito isang ganito karami a-awardan yung anak nila. And I'm sure they will be very, very proud. Nung na-hit ko na ang Millionaire's Club, sobrang excited na ako at may pera na ako noon. Sabi ko, i-invite ko parents ko, pag award, i-invite ko sila sa Baguio, magde-date kami sa Baguio, then pag uwi namin, buo na pamilya namin. Yun yung pangarap ko. That was 2007. And 2007, nung a-awardan ako ng Millionaire's Club, namatay mom ko. Now, what would be your motivation pa kung yung pinaka-isang rason na gusto mong magsumikap at gusto mong gumanda buhay mo, nawala? Now, nung tinanong ko sa sarili ko yon, sabi ko, Lord, bakit naman ganon? Sabi ko, sana, inantay mo man lang ng konting panahon, magkabalikan mo lang sana bago mo kinuha. Kaya lang, again, tapos na. Anong magagawa ko? Now, pwede nyo tong gawin. Writing
out a new version with a more positive interpretation ng buhay mo. Now, anong ginawa ko? Nagbago ako ng script ng buhay ko. Sabi ko, okay, namatay na mama ko. Paano ko lalong imomotivate sarili ko? Sabi ko, gagawa ako ng panibagong kwento. Una kong rason, kaya ako nagsusumika para sa mama ko, para magkabalikan sila ni papa. Ngayon, nung wala na si mama, anong rason ko? Binago ko. Ang rason ko, at least, ako na yung maging example. Kung lahat kayo na nandito, nabubuhay pa ang mga magulang nyo, magsumikap na kayo habang nabubuhay pa sila. Pinipitik pa rin ako paminsan-minsan. Hindi ko man lang napas pa mama ko. Hindi ko man lang nadala sa ibang bansa mama ko. Hindi ko man lang nabigyan ng pera pang shopping mama ko. Kaya kung isa kayo na mga bata pa nandito, kung nabubuhay pa magulang nyo, magsumikap na kayo ng todo para maibigay nyo na yung deserve din nilang buhay. Now, ano ang point ko? Binago ko rason ko. Now, ano ang point ko? Huwag nyong hayaan ang past nyo ang mag-dictate ng future nyo. Hayaan nyo kayo ang mag-dictate ng past nyo para gumanda ang future nyo. Kahit anong klaseng kwento ka pa ng past mo, pwede mo yung baguhin. Ikaw lang naman gumagawa ng kwentong yan. Tandaan nyo, hindi lahat. May isang study. May mga tao na pinasulat sila ng pinaka-exciting na memory nila. After 10 years, pinakwento sila kung ano yung sinulat nila 10 years ago. And good news, ibang-iba na yung kinakwento nila sa sinulat nila. In short, wala tayong assurance na yung mga past memories natin, pareho pa rin ang pagkakaalala natin ngayon. Now, ang gusto kong sabihin sa inyo, kung wala naman pala tayong kasiguraduhan kung ano yung past memory mo, i-reprogram mo na yan, ayusin mo na yung script para sa ikagaganda ng buhay mo sa darating na future. That's number one, you could always change your past. Second, upside of stress. Hindi ko to makalimutan kay Upline BRC. Tatanungin ko rin kayo, kung malalaman nyo, kailangan nyo ng stress para kayo maging successful, mai-stress pa ba kayo habang nai-stress kayo? Uulitin ko, dadahan-dahanin ko. Kung malalaman mo na kailangan mo ng stress para gumanda at maging successful ka, mai-stress ka pa ba habang nai-stress ka? Iyakin lang kasi karamihan sa atin eh, mahirapan ng konti, takbo. Ma-reject ng konti, iyak. Ano ba naman yan? Diba, ang dami ng tao na buhay sa mundong to, mas malala pa yung mga ancestor natin eh. Imagine mo, gera pa noon ang pinagdadaanan nila, ikaw na-reject ka lang, iiyak-iyak ka. Diba yung mga ano natin, ninuno natin, barilan ang inabot nila, itak. Diba, ikaw nagsusulat ka lang. Diba now, ano ang point ko? Nung ako nagsisimula na sa pagne-network, ang goal ko lagi, sa lahat ng upline, ano ang trabaho ng upline? Ang trabaho ng upline, mag-solve ng problema. Ano ang trabaho ng downline? May isa akong kausap, nag-a-advise sa akin, sabi niya, Joseph, huwag kang magtayo ng apartment. Huwag kang magparenta ng mga apartment kasi pangit yan. Sabi ko, bakit? Eh kasi maya-maya may magre-reklamo sa'yo. Sira tubig, sira ilaw, may mga ganun. Sabi ko, hindi mo maganda yun. Sabi niya, bakit maganda? Kasi kaya may nagre-reklamo kasi may umuupa. Ibig sabihin, may kinikita ako. Itatanong ko rin ulit sa inyo, pag kayo ba tinitext ng mga downline nyo, nabubisit ba kayo, nagre-reply kayo? Nung ako nagsisimula sa pag-network, gusto ko lahat ng text ng mga downlines ko ng mga question na nasasagot ko. At ang mga tanong paulit-ulit, upline, anong mas maganda? 3 accounts, 7 accounts, 15 accounts. Upline, bakit po ba food supplement tayo? Nakalakay, no approved therapeutic claim. Bakit sinasabi natin na nakakapagpagaling tayo? Upline, pyramiding po ba tayo? Paulit-ulit lang yan. Alam nyo ba ang kagundahan ng networking? Nung simula ako nag-join, hanggang ngayon ang tanong pare-pareho lang.
Walang pinagbago sa tagal-tagal na nangyari sa mundong to. Pare-pareho pa rin ang tanong. Sa kagustuhan kong sagutin lahat ng downlines ko, hindi ko na kinakaya sa sobrang dami nila. Napilitan akong gumawa ng mga video. Ako po ang kauna-unahang networker dito sa Empowered Consumerism na gumawa ng mga video kasi nga gusto kong matulungan mga downlines ko. Tandaan nyo, lahat ng nakikita nyo sa mundong to, nagsimula ito sa problema. Bakit may kotse? Kasi napapagod ang kabayo. Bakit may upuan? Kasi dati, wala naman upuan. Siguro yung mga bato-bato lang yung upuan natin. Siguro nakaisip yung mga ninuno natin, maganda kaya gumawa ng upuan. Kaya may upuan. In short, nagsimula siya sa problema. Problemang hinarap, pinag-isipan, nagkaroon ng solusyon. Yung solusyon na yun, yun ang makakatulog para lalong ikagaganda ng buhay mo. In short, pag may problema ka, harapin mo, huwag mong takbuhan. Napilitan ako gumawa ng video, napilitan ako gumawa ng fanpage, and because of that, lalong lumaki ng lumaki ang network ko. Kasi dati, pag magre-reply ako, oh, ito, kaya maganda ang 3 accounts kaysa 7 accounts. Oh, ito, ang tagal. Ngayon, nung gumawa ako ng video, nilagay ko sa isang folder, lahat ng questions sa networking nando na pag may downline nagtatanong sa akin, ang reply ko, pumunta ka sa fanpage ko, hanapin mo yung tanong mo, may video na doon, yun na yung sasagot sa tanong mo. Gaano kadali? Isang template na lang ang nire-reply ko sa lahat ng iba't ibang klaseng tanong. Ngayon, sumunod. Isa po ako sa kauna-unahang speakers bureau ng company. Ako naniniwala ako palagi, ang nasa taas, ibibigay naman niya kung ano ang deserve mo. Uulitin ko, ibibigay niya kung ano ang deserve mo. Hindi kung ano ang gusto mo. Nag-iikot po ako buong Pilipinas. Cross line, mag hindi ko downline, iniikutan ko. Minsan nga, abono pa nga eh. Para maintindihan niyo po, ang mga speakers bureau, we are not getting paid by the company para po mag-ikot. Talagang pro bono lang po siya tulong. Ngayon, habang nag-iikot ako sa Luzon, Visayas, Mindanao, habang pati crossline minimentoran ko, tinutodo ko ibigay lahat. Minsan nga, mas unfair pa ako sa crossline kasi mas grabe pang binibigay kong todo kesa sa downline ko mismo kasi ayaw ko may masabi sa akin. Ngayon ang tanong, bakit ko siya ginagawa? Kasi sabi ko, iikot ako sa iba't ibang lupalop ng Pilipinas, aasikasuhin ko, mag-downline ko, mag-hindi ko man lang downline. Kasi ang sinasabi ko sa nasa taas, Lord, nagre-ready na po ako para sa sobrang daming linyang ibibigay mo sa akin. Papatunayan ko sa'yo na kaya ko kasi pati iba-ibang grupo, aasikasuhin ko na. And true enough, binigay. Ilan ng linya kong global ambassador, ilan ang direct ko, and sabi nga kanina habang inintro ako, I am the only one na global diamond ambassador prime. Bakit ko siya nagawa? Kasi pinatunayan ko na gusto ko. Sumunod, ito ang nakakatawa. Nung binigyan kayo ng ticket ngayon sa Inares, nakasimangot ka, nakangiti ka. Nagbabalik ka ba ng ticket? Ako, natatawa ako dito kasi inabutan po namin yung stage na pag may event ang AIM, bibigyan kami ng ticket na 100, 200, 300. Tapos ako, never in my entire life na nagsusoli ako ng ticket. Kung ilan ang binibigay sa akin, 100, sa susunod alam kong 100 ulit ibibigay sa akin, ang igogol ko na 200 o 300. Kasi para sa akin, opportunity itong event na to. Hindi ko talaga maintindihan yung iba na hindi nila maintindihan na lugi ka kung wala kang ticket na ibibigay sa'yo. Hindi ko nga lang alam, nandiyan ba si Donna? Mayayari ako dito pero bahala na ikukwento ko sa inyo. Sanay po kami na pinipigilan kami ng ticket ng management. Hindi po, yung gusto namin minsan hindi binibigay kasi kailangan bigyan yung mga ibang linya. Noon pa to, alam mo naman, ang buhay, diskarte-diskarte lang. Ayaw mo akong bigyan. May mga kaibigan akong crossline. Doon ako bibili sa crossline. Yung crossline, tuwan-tuwa. Kasi binigyan siya ng 100, 10 lang kailangan niya. Yung 90 ibibigay sa amin. Tuwang-tuwa siya. Kasi nabawasan daw siya ng 90. Sabi ko, ang bobo nito. Hindi niya alam, luging-lugi siya. Bakit?
madali ba gumawa ng ganitong klaseng event? Our company are spending millions of pesos para lang gumawa ng ganitong sariling event na to. Hindi to ginawa kahapon. Weeks to na pinagplanuhan, pinag-isipan kung anong gagawin, anong ganito. Tayo, pumunta tayo dito alas 5. Uuwi kayo pagkatapos. Tingin nyo ba yung mga staff dito uuwi pagkatapos? Hindi, uuwi pag lahat ng mga gamit na to nakatago na, naka-impake na, saka pa lang sila uuwi. At anong oras yun? Mga alas 4, alas 5 ng umaga. Tapos ikaw, ayaw mong umatin? Bobo mo! Diba? Kaya kayo, kung ayaw nyo ulit ng ticket sa susunod na event, andito lang po kami. Amin na yan. Kasi pinipigilan kami ni Donna. Ayaw na nga akong bigyan si Kudon. Pahingi pang ticket. Kasi nga, para sa amin, alam nyo yung mga ayaw magdala ng tao dito? Hindi kasi kayo nag-o-organize. Subukan nyo mag-organize ng event, makikita nyo gaano kadugo at ma-appreciate nyo yung mga staff, yung management natin sa ginagawa nilang ganitong klaseng event. Kaya okay lang, pag ayaw nyo ng ticket, alam nyo na kung sinong kukontakin nyo. Okay, clear? Okay, sunod. Now, what is your purpose in life? Sabi ko nga, ang mundo natin, this is just a game, this is just a simulation. Hindi totoo tong nakikita natin lahat. Magkakaiba ang interpretation natin ng buhay, iba ang interpretation ng mahirap, iba ang interpretation ng mayayaman. Yung tatlo na nga lang, yung bulag, color blind at normal ang mata. Magkakaiba ang paningin nila sa mundo. Ano ang paningin ng bulag? Madilim. Ano ang paningin ng color blind? Grayish na may black. Ano ang tingin ng normal ang mata? Pansinin mo, nasa iisang mundo sila pero iba-iba ang nakikita nila sa iisang mundo. Idagdag mo pa yung duling. Diba? Now, ano ang gusto kong ipaintindi sa inyo? Tayo ang nagbibigay ng definition ng life. Tayo ang nagbibigay ng definition ng purpose natin. Now, kung ano yung magiging purpose nyo? A strong sense of purpose, experience more resilience, and a strong sense of well-being. Simple lang. Kung ano yung gusto mo sa buhay mo, yun ang ibibigay sa'yo. Hindi po ba kayo nagtataka bakit yung mga retired, nung nag-retire, naglabasan ng mga sakit? Nakakita na kayo ng matatanda na nagtatrabaho for 40 years after nila mag-retire. Nung nag-retire, maya-maya ang dami na nilang mga sakit. Alam niyo kung bakit? Kasi, nung nagtatrabaho sila, Monday to Saturday, malamang may ginagawa sila. Nung nag-retire sila, Monday to Sunday, halos wala na silang ginagawa. Since lagi naman silang nakaupo at naboboring na sila, or minsan nagsiself-pity na sila sa life nila, kasi yung mga anak nila may kanya-kanya ng pamilya, hindi na sila dinadalaw kasi may mga ginagawa na rin. Ngayon, because of that na nagsiself-pity sila, na-attract nila na magkaroon na sila ng maraming sakit para mag-game over na sila sa mundong to. Gusto nyo po bang humaba buhay nyo? Pagandahin nyo yung ginagawa nyo dito. Kasi ang mundo, para po siyang computer games. Tingin nyo, yung computer games, yung nilalaro mo, alam ba niyang may naglalaro sa kanya? Di ba hindi? Ito tanong ko, paano tayo nakakasiguro na walang nagkocontrol sa atin? May rule ang mundong to. Yung speed na lang, pinakamabilis na speed is speed of light. Nasa 299 million per meter per second. Ibig sabihin, may rules. May rules tong mundong to. Ngayon, nung ako nag-networking, alalang-alala ko to. Na-recruit ako 2003 of October. May na-meet akong isang tao na siya ang pinakamalaking kumikita sa kumpanyang yon. Nag-join siya, I think, 1995. At hanggang 2001, 2002, top 1 siya. Now, ang sabi ko sa sarili ko, gusto ko rin maging top 1. Kasi kung anong pakaramdam ng pagiging top 1, wala akong pakialam sa top 2, top 3, top 4, top 5. Ang alam ko lang, gusto ko maging top 1. Now, since lahat ng iniiling natin, ibabagsak sa'yo,
kailangan kong maging top 1. Since kailangan kong maging top 1, ang daming binigay sa akin ng mga dadaanan ko. Kailangan ka makaranas ng maraming mali sa buhay mo para maging tama ang future mo. Kaya huwag niyong ikalungkot kung nasasaktan ka. Hindi ka titibay kung hindi ka masasaktan. Hindi ka tatatag sa mundong to kung puro madali lang ang pinagdadaanan mo. Kailangan dumating ang mga maling tao para umabot sa'yo yung mga tamang tao. May isa nga akong downline, tawa ko ng tawa. Pag-ibig, segue ko ng konti sa pag-ibig. Sabi daw sa pag-ibig, kailangan dumaan yung mga mali para dumating yung tama. Sabi niya, lahat ng mali, pumila na kayo para matapos na agad, para dumating na yung tama. Since ang goal ko, gusto ko maging top 1, gusto kong yumaman, gusto kong kumita ng sobrang laki, binigay sa akin yung mga sitwasyon, mga problema na makakatulong sa akin para makarating kung nasaan man ako ngayon. At ang pinakamaganda, binigay sa akin yung mga tamang tao na makakatulong din para marating ko yung mga susunod na magiging goal ko sa life. Gusto kong pasalamatan mga uplines ko. Si upline Mylene, Evdani at Mike Ebrio. Isa sila kung para sa akin, parang nanay ko na si Upmay. Si Up Carlo, pagyayain mo yan sa gimmick, kung saan, andali niyan yayain. Kaya parang kaibigan ko yan. Si Upline BRC, pag may mga sitwasyon ka, andali mo rin yan lapitan. Si Upline Louie, sabi ko nga paulit-ulit ako, part siya ng pagkabuo ko ngayon. Hindi ko to mararating kung wala sila. Kaya gusto ko rin, alam niyo po ba may kwento din sa IM? Alam niyo po ba na wala ding Sir Arnel Limpin kung walang Jun Espinosa? Ang daming kwento bakit nabuo ang IM Global. Kaya nga natatawa ko sa mga taong nagsasabing sila ang nagpayaman sa sarili nila. Sabi ko, ang kakapal naman ang mukha nito. Siya ba yung naging cashier ng office? Siya ba yung kinukuna ng cheque? Siya ba yung nagbaw? Hindi, you can never claim na ikaw lang ang nagpayaman sa sarili mo kasi ang daming taong nasa likod na tumulong sa'yo kung nasaan ka man ngayon. Ako, I'm very thankful sa dedication ng mga BODs natin, kila Doc Ed, kay Sir John, kila Doc Connie, kasi hindi po ganun kadali. Akala nyo lang ganun kadali ang pinagdadaanan nila. Hindi. Pero since sobra nila tayong love, yung dedication nila. Sabi ko nga dati yung isang kwento ko, hindi ko makalimutan yung post mismo ni PB, yung anak ni Sir John, na pwede po bang pahiram naman ng anak ko, ay ng tatay ko. Imagine, tapos tayo, laging kasama natin, pamilya natin. We are so lucky. Hindi lang po ako nagsasabi because nandito ako sa AIM, even mga taga-ibang top distributor ng ibang networking company, they're saying gaano tayo kaswerte sa kumpanyang meron sa atin ngayon. At syempre, hindi ko rin po kakalimutan. Gusto ko rin po magpasalamat yung community kung nasaan kami ngayon, ang Project Community. Pwede po bang mag-ingay? Sobrang salamat po sa mga co-council kong kapatid. Hindi ko na kayo iisa-isahin. Okay. Now, bottom line para sa akin, tandaan nyo, kung ano man ang gugusto nyo sa buhay nyo, ibibigay. Pero dapat maging handa ka kasi ang ibibigay, hindi po lahat magaganda. Hindi lahat ng gusto mo ibibigay sa'yo, pero ibibigay sa'yo, sabi ko kanina, kung ano ang pinaka-deserve mo. Kaya para sa akin, taasan nyo na pangarap nyo. Mag-i-effort ka rin lang naman. Magsisipag ka rin lang naman, magpupuyat ka rin lang naman, bakit ka mangarap ng barya kung pwede naman million-million? Diba, bakit ka mangarap ng isang kotse kung pwede naman maraming kotse? Bakit mangarap ka ng isang bahay kung pwede naman maraming bahay? Diba, kaya para sa akin, sunod kong gustong i-discuss po sa inyo is get out of your comfort zone. Gawin nyo yung mga bagay na hindi kayo komportable. Kung hindi ka sanay sa heights, sumakay ka. Ako ang paniniwala ko sa buhay, gawin ko na yan. Pag namatay ka, hindi mo naman malalaman.
Di ba, pag namatay ka, ganun lang naman ha. Wala naman, uy, mamamatay ka na bukas. Di ba, wala naman ganun. Ang mundo natin, eto, diretsuhan tayo. Di ba napakasarap? Nagyung ginawa mo, takot na takot ka, pero hinarap mo, pagkaharap mo at nagawa mo, di ba anong pakiramdam? Isahan, if you're going to face your greatest fear, ano pa ang kakatakutan mo? Sagarin mo na, isahan. Di ba parang paliligo yan? Sabi nila, yung unang buhos malamig. Ilagan mo yung una. O, yung pangalawa, malamig hindi. Malamig pa rin kasi technically, yun pa rin yung una. In short, kung haharapin mo, harapin mo na habang bata ka para maubos na yan. Yung mga nagsasalita palagi na mga success stories, hinarap lang nila yung takot nila. Harapin mo. Yes, I do believe na meron part ng brain natin na gusto tayong masustain ang humanity, kaya meron tayong fear. Pero hindi aasenso ang buhay mo, hindi magbabago ang buhay mo kung lagi kang nandun sa word na fear. Harapin mo yung mga bagay na takot ka, gawin mo unti-unti at magugulat ka. Kayang-kaya, ako takot po ako sa heights. Pero nakapag-skydive po ako sa Las Vegas. Eto, hindi ko ito makakalimutan. Ang nakakatakot sa pag-skydive, yung gabi na alam mo kinabukasan, mag-skydive ka na. Medyo bumibilis-bilis niya ng tibok mo. Pero yung mga kasamahan mo, nagyayabangan pa kayo, excited na ako bukas, excited na ako, pero yung puso mo, gumaganon-ganon din. Kinabukasan sa breakfast, mas dumodoble na yung tibok ng puso mo. Nung dumating na yung sundo, lalong bumibilis na yung tibok ng puso mo. Nung pagdating nyo na dun sa venue at dinadamitan na kayo ng suit, lalong lumalakas na ang tibok ng puso mo. Nung sumakay na kayo sa eroplano, wala nang imikan. Yung nagyayabangan kayo nung gabi, excited ako, yeah, wala, tahimik lahat. Nung nasa arena at binuksan na yung pinto at alam mong ikaw na yung susunod, grabe lalo. Nung nahulog ka na, pagkahulog mo, bumukas yung parachute, kasi yung hulog po, mga 5 seconds lang naman. Hindi naman po matagal, pagkahulog mo, tas bubuka na yung parachute. Pagbuka, ang makikita mo, lahat ng sasabihin mo, wow! Grabe, ang ganda, ang laki ng Las Vegas! Yung pinaka-kinakatakutan mo, yung pala ang pinaka-masarap na mararamdaman mo sa buhay mo! Kaya para sa akin, takot ako sa ahas, may alaga ako sa bahay na ahas na ang laki-laki ng mga 5 tao nang bumubuhat. Ang dami kong fear na hinarap ko. Buhay pa rin naman ako. Eto na nga, nagsasalita na nga sa harapan nyo eh. Gusto nyo rin bang magsalita dito? Ubusin nyo na lahat ng takot nyo ngayon na 2023 na to! Ang katawan natin, alam niya kung paano ka protektahan. Mas magaling pang ang magpaake sa magchinelas. Magchinelas ka, mapupudpud, magpaaka, magkakalyo ka. O di ba kumakapal ng kumakapal yung paa mo para hindi ka na masaktan? Kaya kayo iyakin kasi konti lang yung problemang dinaanan nyo. Ang mga nag-umaaray sa rejection, lagi kong advice, dagdagan mo pa. May isa akong downline. Upline, ba't ang galing nyo tumanggi sa mga nangungutang sa inyo? Eh, sabi ko, magpautang ka na magpautang para maranasan mong hindi ka babayaran. Doon ka na matututong tumanggi. Lahat ng mga successful na tao, ang dami lang nilang dinaanan at hinarap lang nila. At hinarap nilang nakangiti at dire-diretso lang, kaya yan naging successful. Kaya ba, 2023, ilista nyo na lahat ng takot nyo. Isa-isahin nyo. Okay, ngayon, sabi nila, when gratitude start, depression stop. Kaya ka lang, masyadong mareklamo kasi hindi ka marunong tumingin na mga magagandang nangyayari sa'yo.
pag niloko kayo ng karelasyon nyo, wag na wag kang malulungkot. Pag iniwan ka ng karelasyon mo na nanloko sa'yo, lalong wag kang malulungkot. Tanungin niyo ako kung bakit. Nabawasan ka ng isang manloloko sa buhay mo, bakit ka malulungkot? Di ba ang gulo natin? Niloloko ka ng paulit-ulit, dikit ka pa ng dikit, palitan ng iba yan. 8 billion ang tao sa mundong to, nag-iiyak ka sa iisang tao. Kaya matuto tayo tumingin lagi ng magaganda kasi lahat ng nandito sa mundong to, ang maganda at pangit, depende lang kung paano mo yan titingnan. Sabi ko nga, ikaw ba yung pinakapangit sa barkada mo? Huwag kang malungkot. Magpalit ka ng barkada. Magpalit ka ng mas pangit pa sa'yo. At least ikaw na magiging pinakamaganda sa mga barkada mo. Assignment. Pwede nyo itong gawin. Every day for the next 1 week, magsulat ka ng mga bagay na grateful ka. Every day, pagkatapos ng bago ka matulog, isulat mo lang. Salamat yung upline ko, hindi na ako sinasamahan sa presentation. Kaya hindi ka sinasamahan kasi may tiwala na sa'yo. Yung upline ko, umalis na. Magpasalamat ka kasi may tiwala sa'yo. Kaya umalis yan kasi kaya mo na yan. Wala kang nakakain kasi wala ka na kayong pera sa hub nyo. Magpasalamat ka kasi yung matataba, hirap na hirap mag-diet, ikaw wala kang ka-effort-effort! Ang dali tingnan ng mga bagay na akala mo pangit na maganda pala. Wala kang pera kaya naglalakad ka palagi ng malayo. Imbis magsimangot ka, imbis magreklamo ka, magpasalamat ka. Yung mayayaman, pupunta sa gym, magbabayad sa gym, magte-treadmill, maglalakad lang naman, nagbayad pa. Ikaw, naglalakad ka na, mas maganda pa nakikita mo actual kesa siya screen lang na naglalakad ang nakikita niya. Diba ang kulit ng buhay ng tao? Parang breeze yan. Yung mga walang pera kung makapag-breeze, kitang-kita. Yung mga mayayaman, yung breeze gusto itago. Diba ang gugulo ng tao? Kaya ano man ang tandaan nyo, ako, nadadaanan ko to. Marami kaming pera, kakain kami sa restaurant ng mga buffet, habang kumakain kami, ay wag yan, may taba yan. Puro kami, nagkocontrol kung ano mga kakainin. Sabi ko, nung wala kaming pera, nung wala kami pang buffet, ang lakas namin kumain. Kung kailan nagkaroon ng pera, saka puro diet, diet, diet. Kaya ikaw, habang wala ka pang pera, isipin mo na lang, nagda-diet ka! Yan ang gratitude! Tandaan nyo, when attention goes, the energy flows. Paano ka bibigyan ng napakaraming magaganda sa buhay mo kung ang dami nang binigay sa'yo, hindi ka man lang marunong magpasalamat? Ngayon, ang sunod yung gagawin, recite something that you want na gusto mo mismong mangyari sa'yo. Pag nag-a-attract po kayo, always use the present tense. I am a millionaire. Bahala ka na kung ano gusto nyo. Okay, inhale, exhale. I-recite nyo kung anong gusto nyo. Gusto nyo maging magaling na speaker, gusto nyo maging top earner, gusto nyo maging top 1 ng grupo nyo, gusto nyo magkaroon ng pinakamaraming hub, pinakamaraming mga downline sa buong mundo. Sabihin nyo. Ngayon, inhale, hold, exhale. Ito naman sunod nyo ang gawin.
visualize your personal highlight. Lahat ng nandito sa kwartong to, sa seminar room na to, or sa venue to, naniniwala ko lahat kayo magaling. Sabi nga ni Albert Einstein, magiging bobo ang isda pag pinilit mo silang lumipad. At magiging bobo ang ibon pag pinilit mo silang lumangoy. Habang kinukumpara mo ang sarili mo sa ibang tao, tingnan mo, fingerprint mo. Ito yung magpapatotoo na may sarili kang journey at hindi mo kailangan ikumpara ang sarili mo sa ibang tao. Huwag mong ikumpara ang first chapter mo sa 20 chapters ng ibang tao. Kung hindi ka pa man kumikita ngayon, okay lang yan. Kasi pag tinuloy-tuloy mo yan, darating at darating ang time, kikita ka pa rin. And lastly, again, inhale, hold, exhale. Mentally rehearse three things na gagawin mo sa araw na yon. Example, ngayong araw na to, ano bang ginawa nyo? Binisualize nyo ba na habang nandito ka, na ini-enjoy mo ng sobra ang training? Binivisualize mo ba na after ng seminar to, magbibilog-bilog kayo dyan sa labas at magkukwentuhan kayo ng mga downline nyo ng mga goals at mga mangyayari sa inyo? Ang mundo natin, hindi lang to pasipagan. Hindi lang to, kailangan maging madiskarte ka, kailangan marunong ka mag-visualize. Lahat ng nakikita nyo sa mundong to nagsimula sa utak. Bakit may relo, bakit may microphone, bakit may LCD? Kasi may taong inimbento yan sa utak nila. Ibig sabihin, kung lahat ng nakikita nyo dati, inimbento lang naman pala sa utak nila, eh bakit nyo hindi simulan, imbento nyo na sa utak nyo kung ano ang gusto nyo mangyari sa inyo? Ang tawag dito, mental hack for 2 minutes. 2 minutes lang to everyday, ito yung gawin nyo. Pwede nyo itong pagkagising sa umaga, inhale, exhale, tapos visualize ka, inhale, exhale, rehearse ka kung ano mga mangyayari, inhale, exhale, banggitin mo yung mga gusto mong mangyari. So, ako hindi ko ito makalimutan. Gusto ko na rin habang andito si top 1 natin, si Albert Jasma. Gaano kagaling siya mag-visualize? Nag-awarding siya sa loob ng cottage ba yun, idol? Nag-awarding siya sa cottage, ilan kayo? Apat. Nag-awarding, aapat lang sila. Bakit? Kasi naniniwala siya na darating ang time, lalaki ng sobra ang grupo niya. Kaya pwede po bang mag-ingay yung mga atomic na nandito ngayon? Imaginin mo yon, coming from Bohol, ang laki ng grupo kagayan de Oro, Davao, sa Cebu, at even dito sa Manila, nagsimula sa apat. Kung ikaw lima ka ngayon, mas lamang ka na. Bakit mo ikakalungkot yan? Nagsimula lahat sa kukunti kung ikaw marami ka na. Kaya, guys, ganun ka-powerful ang utak natin. Kaya sana, sabi nga kanina ni Applein Louie, isipin nyo na yung lahat ng positive at magaganda kasi darating at darating ang time, makukuha nyo talaga lahat ng yan. And, pwede po ba kayong umiti? Kaya nyo bang umiti kahit nasasaktan ka na? Kahit kaya mo bang umiti, kahit pagod ka na sa ginagawa mo? Kaya mo pa rin bang umiti kung tambak na ang problema mo? Hindi mo kailangan ng napakaraming pera. Kung ang pagbabatayan ng happiness is pera, sana lahat ng bilyonaryo sila ang pinakamasayang tao sa mundong to. Kahit wala kang pera, kung marunong kang umiti, mas lamang ka pa kaysa sa may pera na hindi marunong umiti. When we started doing network marketing, we don't have money. Hindi namin kayang mag-banding, hindi namin kayang kumain sa labas, magpaspa sa labas. Ang laban na namin, kwentuhan na lang. Nagkukulitan na lang kami, nagkukwentuhan na lang kami para lumipas yung gutom namin. Ako, one thing I could proudly say sa sarili ko, since nagsimula ako sa journey ko sa networking hanggang ngayon, wala kang maririnig sa akin ni isang reklamo habang tinatrabaho ko pangarap ko. Bakit ka magre-reklamo kung pangarap mo tinatrabaho mo? Di ba dapat masaya ka? Kaya the moment na nalulungkot ka, ibig sabihin hindi ka excited sa pangarap mo. And lastly, flow state or in the zone.
Ito yung nangyayari sa mga athlete na parang pag basketball player ka, na parang kahit anong tapon nung pumapasok, kahit pangit-pangit na yung style ng tira mo, pero pumapasok pa rin. In short, ito yung tinatawag na parang swerte. Nangyayari to, na flow state na to, the moment nagiging consistent kayo sa ginagawa nyo. At hindi kayo magiging consistent sa ginagawa nyo kung hindi kayo nag-i-enjoy sa ginagawa nyo. At hindi ka mag-i-enjoy sa ginagawa mo kung hindi unti-unti mong nakukuha yung mga pangarap mo. Kaya kung magkakaroon kayo ng long-term goal, magkaroon din kayo ng short-term goal. Kung nare-reject at nalulungkot ka, palitan mo goal mo, ang goal mo, ma-reject ka. Para habang nare-reject ka, nakangiti ka kasi yung goal mo, nakukuha mo. Nakaranas na po ba kayo? Nakakarinig kayo ng musika kahit walang sounds? Pag nagni-network po ba kayo at may kausap kayo, nabivisualize nyo ba na darating ang time, kikita ka ng malaki? Pagkaharap mo yung computer mo, kaharap mo cellphone mo, at pagtingin mo lahat ng kasamahan mo, wala na, nagsisipagtulugan na, pero ikaw hindi mo kailangan ng tulog, nararanasan nyo po ba yon? Pag nararanasan nyo, congratulations. Hindi mo kailangan ng alarm clock para ka gumising. May schedule kang alas 9, mas nauuna ka pa minsan sa alarm clock. Nararanasan nyo po ba yon? Kami po na mga top earners, lagi po namin nangyayari sa amin tong in the zone na to kasi we love what we do. We are not just motivated by money, but we are motivated sa mga taong nababago ang buhay nila. Hindi po ba kayo kikiligin dito sa ginagawa natin kung nagpapabago tayo ng buhay ng iba't ibang tao? Ako, anong nagbibigay extra effort, extra lakas sa akin? Yung makita ko mga ngiti nyo. Makita ko yung mga ngiti ng mga tao na dating walang pera, nagkaroon ng pera, dating nagko-commute, nagkaroon ng kotse, dating halos hindi nakakapunta kung saan, ngayon nagpupunta ng iba't ibang bansa. Di ba ang sarap ng ganon? Ngayon, eto po namnamin nyo. Tandaan nyo to. Wala man lang maniwala sa'yo. Hindi naniniwala sa'yo magulang mo. Hindi sa'yo naniniwala kaibigan mo. Hindi sa'yo naniniwala mga kamag-anak mo sa ginagawa mo. Okay lang yan. Ang importante, naniniwala ka sa sarili mo. Kasi, pag naniwala ka sa sarili mo, unti-unti, magugulat ka. May mga maniniwala din sa'yo. At pag tinuloy-tuloy mo yan, magugulat ka. Unti-unti, dumadami na ang naniniwala sa'yo. At pag tinuloy-tuloy mo yan, mas sobrang magugulat ka. Kasi unti-unti, yung mga hindi naniniwala sa'yo, naniniwala na sila sa ginagawa mo. Kaya para sa akin, isa na lang ang gusto kong sabihin. Kung makukuha nyo rin lang naman pangarap nyo, huwag ng 2024, huwag ng 2025, huwag ng 2026. Pagstulung-tulungan na natin, kung may kukunin kayong mga pangarap ngayon, dapat ngayon na 2023, makukuha nyo na lahat ng pangarap nyo. Again, this is Joseph Lim. Good morning. Thank you po.